So kanina nga inumpisa na ng Atlanta Hawks at ng Milwaukee Bucks ang kanilang series para sa Game 1 ng Eastern Conference Finals. At dito nga nakita nga natin si Trae Young na gumawa ng historic performance, isa sa mga pinakamagandang performance sa Eastern Conference Finals. Itong si Trae Young nga, naglaro siya ng total of 41 minutes sa buong laban at umiscore siya ng 48 points. Tapos nag-dish out din siya sa kanyang mga kakampi ng 11 assists. Dinagdagan niya pa yan ng 7 rebounds total. At itong si Trae Young nga, ang kanyang field goal percentage ay 50%. Pagdating naman sa 3-point line ay 30% at sa free throw naman ay 83%. Tinulungan nga siya ni John Collins na kanyang kakampi with 23 points and 15 rebounds. Tapos ang sumunod naman na leading scorer nila ay si Kevin Huerter with 13 points. So nakita nga natin itong batang team na ito na Atlanta Hawks na talunin itong veteran team na Milwaukee Bucks. Kahit na itong si Giannis ay may very solid game ay hindi pa nga rin yun umubra. Itong si Giannis naglaro rin ng 41 minutes parang si Trae Young at umiscore nga siya ng 34 points. Kumuha nga rin siya ng 12 rebounds at meron din siyang 9 assists. Itong si Jrue Holiday may 33 points and 10 assists pero hindi yun naging sapat para nga talunin itong Atlanta Hawks dahil natalo nga sila 116-113. So sila nga ay down na sa series na ito 0-1 at lamang naman at Atlanta Hawks 1-0. So hindi nga nagtugumpay itong team ng Milwaukee Bucks na protektahan ang kanilang home court advantage against dito sa Atlanta Hawks. At balik nga tayo dito sa performance ni Trae Young. Kagaya ng sinabi ko kanina, very historic performance ang ginawa nito ni Trae Young. Sumali nga siya sa mga listahan ng most points in a conference finals game. Ang number 1 nga dyan ay si Michael Jordan 54, Dirk Nowitzki 50, LeBron James 49 points, LeBron James 48 points at si Nowitzki ulit ay 48 points. Tapos sumunod naman itong si Trae Young na ngayon ay nagtalangan ng 48 points. So ito si Trae Young ay pang-anim nga sa listahan sa pinakamaraming points in a conference finals game. At sila nga lang ni LeBron James ang gumawa at umiscore ng ganitong kadaming points sa edad na 22 years old. At di pa nga rin dyan natatapos dahil isa na namang history ang ginawa na ito ni Trae Young dahil silang dalawa lang ni Luka Doncic ang nakagawa na in NBA history na 22 years old pa nga lang pero gumawa na nga ng 45 points, 10 assists in a playoff game. Silang dalawa lang sa buong NBA history. So di ba? Grabe yung ginagawa na itong dalawang player na to, lalong-lalo na itong si Trae Young dahil ngayon nakaabot nga sila sa Eastern Conference Finals. At syempre ang mga NBA player ay nanonood dyan at ito, hindi nga mapigilan ng mga player na ito na mapatweet at purihin itong si Trae Young sa kanilang mga Twitter account. Unang-una nga dyan si LeBron James, nagtweet nga siya, "Chill the hell out man." So siguro yan nga yung matapos na itong si Trae Young ay iwanan crossover na itong si Jrue Holiday. Tapos nag-shimmy pa nga siya bago niya ma-shoot ang 3-pointer. Tapos ang sumunod naman na nag-react ay ito nga si Ja Morant. Sabi niya nga sa kanyang tweet, "Wake those fuckers up, Trae." Tapos ang sumunod naman itong si Damian Lillard na patweet matapos nga ang laban ng Atlanta Hawks at ng Milwaukee Bucks, "Yeah, Trae," tapos fire emoji. At ito nga rin si Kent Bazemore ay napatweet matapos nga ang lob pass na ito ni Trae Young kay John Collins off the board or off the backboard pala. Sabi niya sa kanyang tweet, "They used to do that in practice and I told them no way they'd pull that off. Now they do it in the Eastern Conference Finals." At sa panghuling NBA player na nagtweet nga ito ang si Draymond Green. Sabi niya sa kanyang tweet, "These Hawks are unbothered. That's a great thing to have in the playoffs. It's actually a thing." So ito mga NBA player nga ito ay hindi makapaniwala sa ginagawa ni Trae Young at ng kanyang team na Atlanta Hawks. Itatalo nila isa-isa ang mga malalakas na team dito sa NBA playoffs. At abangan nga natin sa game 2 nila kung ganito pa rin ba ang magiging istorya. Panay Trae Young at Atlanta Hawks pa rin ba? O itong Milwaukee Bucks at si Giannis ay babawi niya? So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!